kanyang bukol dito sa thyroid gland niya. Nodule siya. Ito, dapat malaman kung anong klaseng bukol to. Ay, more on cysts. Thank you, mana na. Isang semana na po. Tapos tatay, palipat-lipat po ba siya? Palipat-lipat po yung pamamagat. Di na. Ito lang ang nagkaroon ng bukol. Medyo pag ginahawakan po siya, matigas. Tapos masakit raw po. Ito masakit. Ikaw nakakita sa kanya dito? Opo. Yung bukol. Pula po. Pula po siya, tapos pati po yung kanyang tenga lumalaki. Kulaan mo po po na ito. Wait lang ka tayo. Kumain po. Kanina tayo, nagkain ka ba ng umaga? Ay, sa umaga ang kinakain namin. Anong oras yun tayo? Sa umaga, ay nasikat-sikat pa lang ang araw. Ang giniinom na namin yung gatas. Anong oras yun tayo? Alas 6? Alas 7? Pwede yung mga alas 6. Alas 6 po. Nainom lang ka at saka yung tinapay. Opo. Yun lang sa umaga. Opo. Sa gabi, di kanin na naman. Pero sa loob tatay, wala ka naman pong ibang nararamdaman? Wala. Ito lang kung wala ka iba iba. Yan lang po. Wala. Tapos yung pangangati tatay, yun din po pala, doktora, yung pangangati niya. Sa ganto po, tapos sa ulo daw po. Yun lang ang patingin po. Yun po, mga kalingat. Ang kaibigan. Yan naman sugat. Apo. Apo. Tapos, na-test tayo ng sugar niya sa kidney. Tapos, KOH para malaman ko kung may fungal infection. May fungal infection na pa. Ayan po, mga kaibigan. At ang una po nating anin is x-ray. Siguro po, doktora. Opo. Sa dugo po muna daw. And then, ito. Ayan. Sana ni tatay. Kaibigan, at daraan pa po si Tatay Rafael sa ilang mga test. Kinuwanan na po siya ng dugo, no? And then mamaya papa-x-ray natin ito si Tatay. At iba pa mga test dito. Ayan. At Tatay, kumusta tayo? Ano naman akong naramdaman? Wala ka naramdaman? Hindi ito lang bukod na konti nito.
Yung bukol. Ano kaya yan na natay? Magkatakam na ako. So, abangan po rin yun mga kaibigan. Mga kalingap, katapos lang po namin kumain, ayan ang lunch. Nandito po tayo sa New Aris X-ray para ipa-X-ray itong si Tatay Rafael. Tatay Rafael, dito na tayo sa loob. At yung ano, pa-check up na pa-X-ray tayo dito sa loob. Ayan po mga kalingap, last na pumunta tayo dito. Ang dala naman natin noon ay si Tatay Nestor. Kung natatandaan ninyo, ay siya po yung may ano, history ng tuberculosis. Sobrang payat po nung si Tatay Nestor, ano? Ngayon naman po, ang dinala natin dito ay si Tatay Rafael. Ayan po. So bukas po pala ito mga kaibigan, mga kalingap, yung result nito, baka bukas po dumating. So papabasa po natin sa doktora ngayon ay yung at ayun, kung ano po muna yung na-test natin kay Tatay ngayon ay yun po muna papabasa natin kay doktora. So pagkatapos po pala nitong X-ray, pupunta naman tayo dun sa ultrasound sa kabila dito naman po para ma-check din po kung ano nga ba yung tumutubo sa leeg ni Tatay Rafael. So hintay-hintay lang po tayo mga kaibigan. At syempre maraming salamat kay Ma'am Ann, ayan, sa pagpadala ng 5,000. At syempre kay Ma'am Divina, ayan, maraming din po salamat. Nagpadala siya ng 500 pesos. Maraming po salamat. Kalingap mga kaibigan, nandito tayo sa huling destination natin pagkatapos itong ultrasound. Babalik ulit tayo doon kay doktora para ipabasa itong results na to. Pero yung X-ray bukas na, ano? So pagkatapos ito, kung ano yung bili natin na reseta ni Doc na gamot, bibili rin natin agad ngayon. Yun ang dapat. Ano tayo? Para malaman din natin kung ano yung tumutubo sa ano mo, sa leg mo. Kung bakit ka po kinakatihan. Oo. Makakati sa ulo. Ayan o. So, tabay lang po kayo mga kaibigan. Mga kalingap. Ano bang result nitong examination na to kay Tatay Rafael? Mga kaibigan. Bukol dito sa thyroid gland niya. Nodule siya. Ito, oh. Dapat malaman kung anong klaseng bukol to. Mm-hmm. Ay, more on cyst. May mga tubig-tubig sa loob. Ah, cyst po. Mm-hmm. Kasi cyst. May mga tubig oh. Daw po. So, problema natin. Ayan po. Ayan. Katulad lang din po ito nung last na ipacheck up ko po. Katulad nung kay Tatay Nestor. Yung payat na payat po, yung dati. Na andun na po, maayos naman po siya, na patayuan na rin po ng bagong bahay. Ayan po mga kaibigan. So, resetahan na po tayo ni doktora. Kung gusto niya, kung gusto niya, gawa siyempre sa ano po? Kailangan ng tawag dito, malinis na pangangatawan. Mm-hmm. Turuan ng kailangan po eh po, yung mga sapon, yung sabon po. Tapos yung huwag siya maglalabakara. Kasi baka yung ginamit yung labakara, may fungus na. Di ba? Hindi naman masyado nalalabhan. Tapos gagamitin ulit. Nakasampay lang doon. Natatagalan ng isang linggo, hindi naman naiinitan ng araw. Di lalo na nagkakaroon ng fungus na kumbaga, naiiwan doon sa kanyang labakara. Kaya nangangat. Kaya dapat po yung mga panlaba at pampaligo niya may antibacterial po. Ano? Antifungal din po. Ayan po mga kaibigan. Ito po yung ultrasound ni Tatay. Ano? So yung pangangati po pala niya mga kaibigan ay hindi po dahil sa
meron siyang allergy, kundi dahil po nga sa ano, fungus. Ayan po mga kaibigan. Parang kamag-normal. Normal po ang sugar. Oo, sa kidney, normal din. Ito lang, positive siya sa KOH. Yung ano? KOH yung malalaman natin kung may fungal infection. Tapos sa CBC, kung malalaman dito kung bacterial infection or hindi, may possible na ano bacterial infection, pero hindi naman ganun kataas. Okay. Tapos medyo mababa ang hemoglobin ni tatay. Hemoglobin din daw po mga kaibigan. Masabi po niya, no? Maraming ano ni tatay, no? Kalo at halos parang mag-isa na rin po nga doon, mga kaibigan. Dahil meron mo siyang kasama, special charge ko po, ano? So, mga kaibigan, mga kalingap, ayan, kakarating lang po namin dito po sa bahay ni Tatay Rafael. Hindi na po kami didiretso doon kasi itong papaliwanag ko kasi kay Tatay Rafael po itong mga gamot, and then yung explanation kung ano bang mga resulta ng examination, katulad nga po nung nalaman natin na sakit po ni Tatay Rafael. Kaya dito na lang po tayo, mas mainam po dito na lang kasi may mga aso po doon, hindi tayo magkakaintindihan, tatay. Opo. Ito po tatay, bago ko sabihin, kumusta po? Kumusta tatay? Yung pagpunta natin. Pero naramdaman ko ito na lang ang may ramdam na kaunti. Sa ganyan. Kumusta tatay yung pagpunta natin doon? Okay ba? Kahit masyado pong matagal mga kaibigan. Walang magkagawa tayo. Opo, tapos nag-lunch pa po kami nila tatay. And then pagkatapos ng lunch na yun, nag-pa-x-ray and then ultrasound. Tapos balik na naman ako kay doktora. Yun nga, pinakita ko, pinabasa ko yung mga results ng ultrasound. At yung x-ray, bukas po yun. So kung ano po yung nareseta dito at gamot na nabili natin, hindi pa po dun kasama yung sa x-ray tatay bukas. Pero sana wala pong ibang maging komplikasyon pa. Pero isa po sa tinitingnan na pag-uusap po namin ni Doktora kanina, kailangan pong makita yung x-ray para po malaman, tatay, kung kailangan... Bukas po tatay, babalik ako dun ulit. Ako na lang po, kukunin ko lang yung result ng x-ray. Yeah. Para daw po makita ni Doktora kung saan po nagmumula. Kasi marami pong pinagmulan yung thyroid o cyst. Tubig daw po yan, nakasulat po dito mga kaibigan. Ito. Sabi natin pwedeng ilagay ito. Ito mga kaibigan. Lagay po natin dyan. Ayan, pahawak tatay dito. Ito po mga kaibigan, yung result nung ultrasound ni Tatay Rafael. Ayan po. And then nakita po natin dito. Ayan mga kaibigan. Ayan o, may thyroid gland si Tatay Rafael, katulad nga po nung kay Tatay Nestor. Pero ito po ay puro tubig po. So yun po, mas maganda kung malaman natin yung x-ray din bukas kung saan po nagmumula. Pero, so ito tatay. Tingnan niyo ko. Opo. Opo. Ang kagaling-galing na. Hindi na nagaano tatay. Ito lang bukol. Yung bukol na yan tay. So ngayon ito po mga kaibigan, mga kalingap, yung 5,000 po nalikom. Ano? Tapos yung 500 po na kay Ma'am Divina ay bali nasa total po yun ang 5,100. So kinulang po tayo doon. Mamaya na dito po yung mga resibo. Pakita po natin sa mga nag-sponsor po ano. So kinapos po tayo, bali Tatay Rafael. Ito po Tatay Rafael, yung mga gamot na ating nabili. Bali dalawang gamot lamang po ito, pero ito pong gamot na ito ay para po tatay ito sa ano mo, sa thyroid mo. Sa bukol siya, no? Opo, sa bukol ito tatay, at yung sa pain para wala kang mararamdamang sakit. Opo. Ito tatay, explain ko kung bakit ganito po kalaki mga kaibigan. Unang-una, ang ano po nitong sultamicillin ay 750 ml. So ang ginawa po ni Doc mga kaibigan ay ginawa pong hati.
So baka hindi daw po kaya ni tatay yung taas nung ay, hindi nga MG. Nung MG 750 MG po tatay ha. Kaya ang gagawin tatay, ito. Ito tatay. Tatay, makinig sa akin tay. Ayan, ito tatay, itong malaking ito. Kapag kukuha ka ng isang tableta, sahatiin mo siya. Tatay ha. Dalawang linggo po mo po itong iinumin ha. Tatay. Tay, makinig ka sa akin tay kasi para tama po yung pag-inom niyo ng gamot. Isang inom kalahati. Opo. Isang inom po. I mean, ito tatay, isang tabletas. Kunwari iinom ka ngayong tanghali nito. Tanghali. Iinom ka nito tatay. Hatiin mo ito, isang tableta. Isang kalahati niyan ngayon, tapos mamayang gabi yung sunod. Huwag mong iinumin tig-isa tatay ha, kasi mataas po ito, 750 mg. Ang inom lang ay maga at hapon. Maga, hapon, tanghali, gabi tatay. Ah, gayon. Opo, ganun lang tatay. O kaya yun nga, 6-12-6 tatay Rafael ha. Meron po dyan, i-remind ko po ulit sa iyo. Tapos meron pa dito tatay, kasi ito po yung may mga ex, hindi po natin nga nabili. Ito naman tatay, kasi mga kaibigan ng Kalingap. Ito si tatay Rafael, tatay. Tatay. Ayan, ito tatay. Bali yung ano mo, wala pong allergy mga kaibigan si tatay Rafael. Bali, tatay Rafael, yung nararamdaman mong kate sa ulo mo, sa ano mo, ay dala po yan ng fungus. O yung alipungan nyo po, tatay. Kaya inabisuhan po ni doktor kayo, ni doktora, na yung hinubad po ninyong damit ay labahan po ninyo ng maigi. At kung ano, maligo po kayo ng maayos, tatay, para hindi po kayo naanuhan ng bakterya. Ha? Yung tatay, dahilan po yan kung bakit kayo. Pero hindi, wala raw pong allergy, tatay. Okay po ang sugar ni tatay. Lahat-lahat, except doon sa hemoglobin ni tatay, mababa po yung kanyang kapulahan ng dugo. So ito rin po tatay. Ayan, ito naman po yung sa pangati, once a day ito tatay ha. Baka kasama na rin pati ng gamot nito. Hindi, ito tatay yan o. Ayan, nasaan yung isang gamot natin? Ayan, ayung isa po tatay. Tapos ito po mga kaibigan. Ayan, iinumin po ito ni tatay, nakasulat dito. Ayan, use yata ito. Basta any Friday. Ano po? 1 PM. Iinumin mo tatay isang beses. Ha? Tatay, iinumin mo ito ha. Ito oh. Para sa fungus mo yan. Sa fungal ha. Tatay, huwag niyo pong kakalimutan. Gusto ko ito oh. Ang maalito ito. Opo tatay. Basta makinig ka lang sa akin tatay sa sinasabi ko tatay ha. Kasi nagsasalita ako tatay, hindi ka nag-ano eh. Ha, para sa inyo ito, para uminom ka ng gamot, tama po yung gamot at hindi ka po mapapaano ha. Ayan po, bali yung malaking gamot na sinasabi ko, nahatiin mo tatay siya sa isang tableta. Iinumin mo ng umaga, tanghali, basta every 6-12, ganyan tatay. Ganun po ang hatiin niya tatay ha. At yung iba po mga kaibigan, mga Kalingap, hindi pa po natin nabibili. Dahil nagkulang po tayo sa budget. Ano po? Marami pa po ito mga kaibigan. Meron pa po itong cream. Meron pa itong na kailangan ni tatay. Tula ang kailangan ito na humpa. Basta tatay, inumin mo ng tama yan. At bago tayo magtapos mga kaibigan, mga Kalingap, isa pong paalala natin kay tatay Rafael. Bawas-bawasan niya na muna ang pagkakain ng mga naandito, nakasulat. Ano tatay? Sinulat ito ni doktora sa iyo. Ano nga lang yun? Ito. Ano oh. Bawal sa iyo ang manok. Unang-una. Yun lang. Tatay, yun lang ha. Sanay kami sa manok. Bawasan muna ang kain ng manok dahil meron ka po kinakatihang ka rin. Kinakatihang ka, bawal muna ang manok tay ha. At bawal ang hipon. Hindi na kami nakaulam ng hipon. Opo. Bawal tatay ang ano to? Alimango yata to, di ko maintindihan. Tapos namin ay gulay. Bawal ang itlog tay ha. Ay lalo nang hindi kami na nakakain. Opo. Itlog. At yun po, hindi ko po mabasa yung iba.
Nakakalimutan ko na po kung ano ito, itong dalawang ito, kaiba yung sulat ni doktora. Anyway tatay, ayan ha, yung mga bawal tatay, huwag mo nang gagawin ulit. Ito po yung mga natira mga kaibigan, ayan, ayan o, ito yung natira. So, ibibigyan natin to kay tatay Rafael, ayan po, baka sabihin po nung iba, 500 po yan, resibo po yan ng ano ha, ng Palawan. So ayan tatay, itong natira, ibili mo ito ng sabon tatay, yung Safeguard, ha? Yung sabon ang kailangan pa. Oo, para hindi nyo na po mabawasan yung ano mo tatay, yung pera na nakatago mo ha. So ayan po tatay, yan po ang natira. At ayan mga kaibigan, mga kalingap, especially maraming maraming salamat kay Ma'am Ann Tumbaga at kay Ma'am Divina na nagbigay po ng pagdagdag check up natin kay Tatay Rafael. Tatay Rafael, anong masasabi mo sa mga taong tumulong sa iyo tatay? Eh hindi ko malilimutan yan at ako'y walang ibang nakatulong kundi kayo. Hindi ako tatay, hindi po ako kundi ang ating mga OFW abroad, mga hero natin abroad na si Ma'am Ann Tumbaga, si Ma'am Divina. Anong gusto mo sabihin sa kanila tay? Bagamat nangyaring kayo pala nang nagsimula noon ay ako'y walang masabi sa inyo, di ko kayo nalilimutan at kayo ang magpapaigi ng aking naramdaman. Ayan. So tatay, i-remind kita ulit. Ito tatay, iinumin mo lang. Basta yung iba pa tatay na hindi ko nabiling gamot, bibilhin ko yon kapag may budget na ha tay. Bali bukas, babalik ako doon sa clinic tatay. Ito sandali lang tay. Opo. Ito ang mahalaga naman. Opo, sandali lang tay. Kababalik ako doon bukas tatay sa clinic para ipakita yung x-ray. So, yung kakulangan ng gamot natin na hindi ko po nabili ngayon dahil sa nagkulang budget, madadagdagan pa po yun bukas pag kuha natin ng x-ray. Ano po, pero sana wag na po. Pupunta na po kami, ha? Mag-iingat po kay tatay palagi at lagi ko po kayong update. Huwag niyo pong kakalimutan na uminom po ng gamot ha. Paggagalitan kay tatay. Ang gagalit ko rito talaga sa ayan po, kaibigan.